Kamusta mga tol? Na-trade na si Pascal Siakol sa Pacers, no? Kapalit ni Bruce Brown tsaka draft picks. Ano ba yung mga kailangan nyo malaman sa trade na to? E tirahin na natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game. Unang-una nyo kailangan malaman, syempre, yung mga kontrata, di ba? Si Bruce Brown, nasa unang taon pa lang siya ng contract niya. Umirma siya sa Pacers ng 2-year contract, so nakakuha siya ng Pacers as a free agent this year. Si Pascal Siakol naman, sa Umagay Basketball, sa Hapon ay Tikol, 4 years contract yan, mga tol, sa Raptors, ha? Pero nasa huling taon na siya ng kontrata niya. Ibig sabihin yan, next year, unrestricted free agent na siya. So bakit ba importante yung details na yan? Eh kasi mga tol, no, vocal itong si Pascal Siakol sa Umagay Basketball sa Hapon ng Tikol. Ang sabi niya mga tol, hindi siya automatic na pipirma ng kontrata kung sino man ang kumuha sa kanya sa trade kasi gusto niya ng max contract eh. At ang sabi ng chismosong kapitbahay, hindi yun kaya ibigay ng Raptors sa kanya kaya tinrade na lang siya. So ganoon tayo mga tol, no? Sa trade na to, nakakuha ng Pacers yung bird's rights si Pascal Siakol sa Umagay Basketball sa Hapon ng Tikol. Teka. Ano ba muna yung bird's rights na yan? Kung naglalaro kayo ng NBA 2K mga tol, madali nyo ito maiintindihan eh, no? O yan, sabi dyan, tingnan nyo. Ang bird's rights, pwede kang lumagpa sa salary cap ng team mo kung i-resign mo yung player mo. Siyempre, mayroon mga conditions yan para makakuha ka ng bird's rights. Kailangan maglaro ka muna sa isang team ng at least 3 seasons, ha? Ayun, magkaka-bird's rights na yun. Tapos syempre, kung sakaling matrade ka, ayun, nakakasama ngayon doon yung bird's rights. So bakit ba importante yung bird's rights na yan? Eh kasi mga tol, ang sabi nga ng chismosa kong kapitbahay, di ba? Mukhang pere si Pascal Siakol sa Umagay Basketball sa Hapon ng Tikol, mukhang pere yung hype na yan. So syempre, kung sino man lamang yung may pinakamalaking ma-offer na contract sa kanya, eh di doon siya pipirma, di ba? At dahil nga dyan sa bird's rights na yan, in-explain natin kanina, pwede siya ngayong offera ng Pacers na maximum contract na $247 million for 5 years. Eh syempre, kapag ganyan, pinakamalaki na talaga sa lahat ganyan, di ba? Kasi kung tama yung nalalaman ko, ha, yung ibang team ang pwede nang ibigay sa kanya 4 years contract lang eh. Eto 5 years eh. At yan mga tol, napaka-importante niyan kasi yung 5th year niya malamang 35 years old na siya doon. Pabagsak na yung laro niya noon eh, no? So kung pera yung habol niya, the best na talaga yun eh, no? 5 years na kagad yung makuha niya next year kasi 30 years old na siya eh. Isa pa mga tol, ang pinag-uusapan natin dito, 'di ba? Indiana Pacers. Kung titingnan natin yung history ng Indiana Pacers sa free agency, walang kakwenta-kwenta talaga eh, no? Wala akong naaalala ng mga bigating free agents na lumipat bigla sa Pacers, wala talaga eh. Siguro si David West na yung pinakamabigat na nakuha nila sa free agency, si David West lang eh, no? Kaya ngayon pa lang mga tol, sumugal na talaga yung Pacers kay Siakol sa trade pa lang. Now eto, kung titignan naman natin yung trade details, ang binigay ng Pacers si Bruce Brown, si Jordan Wora at dalawang 2024 first round picks at isang 2026 first round pick. Parang ang dami ata, no? Yung isang 2024 first round pick, kanilang pick mismo yun, nasa Pacers yun, ha? At kung titignan natin yung standings ngayon, yun yung pagbabasihan, siguro mga panlabing walong pick yun sa susunod na draft. At yung isa namang 2024 na pick din, malamang manggaling yun sa Thunder. Eh ang taas ng Thunder ngayon sa standing, di ba? So siguro mga 27 pick yun sa draft. At yung isa naman 2026 pick sa Pacers rin yun. Eh syempre diba, kung mag-resign naman sa kanila si Siakol, malamang mababang pick rin yung 2026. So kahit patatlong first round picks ang binigay ng Pacers dito, parang hindi talaga mabigat yun eh, hindi yun masakit eh, no? Meron pa kasi yung kasamang top 3 tsaka top 4 protection. So ang tanong naman natin eh, mag-fit ba si Siakol sa Pacers? Ganito yan mga tol, no? Si Bruce Brown sa Pacers, shooting guard o kaya small forward yung nilalaro niya, diba? Siya kadalasan yung tumatao sa best perimeter scorer na kalaban. 6'4 lang si Bruce Brown mga tol, ha? Sa labas talaga galing yung laro niya, diba? Pwede siyang corner guy, ano? 4-3, patay ka dyan. Sa corners, 38.9% siya sa kaliwa, 37% naman siya sa kanan. Around league average naman niya mga yan. At yung total niya sa 3 points, 32.7% lang. Actually, para sa akin, medyo mababa talaga yan. Lalal na kung maliit yung player eh. So bakit 3 points kagad yung pinag-uusapan natin dito? Eh kasi mga tol, no? Importanting stat yan sa Pacers kasi ang Pacers is a 3-point shooting team. Pang-10 ang Pacers sa pinakamaraming tinitirang 3 points this season. Pero yung malapit doon, pang-5 naman sila sa 3-point percentage this season, 38.1%. So isa talagang importante na 3-point shooter ka kapag Pacers ka naglalaro eh. Eh paano si Siakol? 3-point shooter ba yan? Si Siakol mga tol, no? 6'8 yan na small forward o kaya minsan power forward, diba? At meron namang tira rin niya sa labas. This season, 31.7% siya sa 3 points. Halos ganyan din yung 3-point percentage niya last season. Pero itong si Siakol mga tol, sa corners magaling to eh. 50% siya sa left corner at 41.7% naman siya sa right corner. Pareho mas mataas yan kaysa kay Bruce Brown, ha. So kung small forward at power forward yung lalaroin niya sa Pacers, most likely makikita natin madalas nasa corner siya. At for sure mas mapapasahan siya dun ngayon, no? Kasi si Haliburton napakagaling sa assist yung hype na yun eh. So kung 3 points lang ang pag-uusapan, tingin ko baka mas fit pa nga si Siakol sa Pacers kaysa kay Bruce Brown. Now ang Pacers ngayon mga tol, no, sila yung number 1 sa offense sa buong NBA. 125.6 points per game, napakataas eh. Lumalagpas pa nga sila ng 150 points sa ibang laro nila, diba? So sa pagdating ni Siakol, mas magiging malakas pa sila sa offense kaysa dati.
At ingin ko dyan mga tol, oo, mas lalakas pa eh, no? Kasi kung ako'y tatanungin, si Bruce Brown magaling talaga yan para sa akin eh. Role player yan, di ba? Marami siyang tirang ganyan, no? Pa-floater na ganyan, patay ka dyan. O kaya paisa, bigla sumalaksak, pa-floater na naman, lista mo na yan. Kaya paisa, galing naman sa corner, stagger screen, tapos biglang tumigil, pa-floater na naman, patay na naman. Yan ganyan mga play nila kay Bruce Brown sa tingin ko, swak na swak din kay Shaquille yan ganyan eh. Ang konting pagkakaiba, si Shaquille, more on sa laksak talaga to the basket na ganyan kaysa pa-floater, di ba? At tingin ko, isang malaking upgrade talaga yan para sa Pacers, yung mayroong malakas malaksak na ganyan eh, oh. Kasi mga tol, si Shaquille sa loob this season na 65%, napakataas eh. Mas mataas pa actually yun kaysa sa league average siya, na hindi naman talaga kataka-taka. Kasi kung tama yung pagkakaalala ko mga tol, no medyo bago-bago pa si NBA, puro ganyan galing yung puntos niya, di ba? Wala pa yung shooting sa labas noon eh. Diyan niya kinukuha yung mga puntos niya sa mga salaksak niya na ganyan. Now, ito si Brown mga tol, no role player talaga yan, di ba? More on cuts, pwestuhan, panapasahan, tsaka siya titira. Okay naman talaga yung ganyan mga player eh, no? Pero kung isipin mo, shooting guard mo yan mga tol eh, tapos role player, tsaka sipag, maaasahan talaga, masipag yan eh. Kaya nga kahit sa Nuggets dati, gamit na gamit talaga yan. Bigla-bigla mo nalang actually makikita yan, naka-compensive room na ganyan, tapos putback pa niya. At pagdating niya sa Pacers, pag ganyan-ganyan lang din ginagawa niya eh, no? At nakakagawa siya ng 12.1 points per game sa 47.5% sa field goals. Pero tama tol, no? Kung titignan natin ang stats ni Shaquille, 22.2 points per game, 52.2% sa field goals, mataas eh, no? Mas okay ba yan kaysa kay Bruce Brown? Oo naman, syempre, no? Kasi para sa akin, mga tol, halos kumpleto na talaga ang opensa ni Shaquille ngayon. Una-una yan ganyan, tatangkad ang Pacers ngayon mga tol. Pwede nilang ngayon papostingin si Shaquille na ganyan eh, o kasi 6'8 lang yung height yan mga tol, no? Pero para sa akin, mas malaki talaga maglaro yan kaysa sa 6'8. So sa pagdating ni Shaquille mga tol, magkakaroon ngayon ng inside scoring ang Pacers na ganyan. Kaya tingnan nyo, same play lang ginawa, di ba? In-screenan sa weak side, sabay katakabila. Parang play dati kay Duncan eh, no? Ganun lang kasimple eh. At yung ginagawa ng Pacers kay Tina Turner, ganito mga tol, di ba madalas to, pick and pop, di ba? For sure gagawin rin nila yan kay Shaquille. Tsaka Shaquille mga tol, legit na score talaga yan ha. Kapag isolation, pwede eh, no? Pwede mag-isolation yan eh. Pero hindi ko sinasabing dapat maging first option ng Pacers yan. Tingin ko kasi mga tol, si Haliburton pa rin talaga dapat yung first option nila. Kasi napakagaling talaga ng hype na yun eh. Pero eto, ngayong kakampina niya si Shaqam, ganito lang kasimple yan mga tol eh, no? Si Tina Turner, naalala nyo ba? Nag-average siya ngayon, 17.2 points per game ngayong season ha. Last season, 18 points per game naman siya. Pero 2 years ago, 12.9 points per game lang yan. So bakit ganon? Isa lang ang sagot dyan kasi naging kakampi niya si Haliburton last year, kaya biglang tumaas yung puntos niya hanggang ngayon. Ngayon mga tol, ayan, si Shaquille, isang legit na scorer. Ikampi mo ngayon kay Haliburton, ano mangyayari? Eh para sa akin, isa lang ibig sabihin yan. Mas maraming madaling tira ngayon makukuha ni Shaquille kaysa dati, diba? So para sa akin, ang number one offense ng Pacers ngayon, lalo pa talagang lalakas siya pagdating ni Shaquille eh. Eh paano naman yung Raptors tol? Eh huwag na natin pag-usapan yung Raptors kasi tingin ko, rebuild muna yung Raptors ngayon eh. Malamang ititrade lang din nila si Brown para sa draft picks. Pero I'm excited talaga para sa Pacers mga tol kasi yan talaga yung kulang nila eh, no? Yung isang medyo matangkad na player na legit na scorer pa. Kasi mga tol, no? Number 1 na sa scoring yung Pacers ngayon eh. Pero problema, number 27 sila sa defensive rating, napakababa eh. So posible lumakas lang konti yung defense nila dahil medyo matangkad na yung lineup nila ngayon. Hindi nila kailangan pamantayin palagi kay Bruce Brown, yung mas matangkad sa kanya eh, no? Pwede na si Shaquille ngayon yung dumipensa doon. Kasi para sa akin, parang parehas lang naman halos ng galing sa depensa yung dalawa na yan. So parehong opensa at depensa ng Pacers, possibly parehong lalakas talaga yan eh. Ang tanong natin eh, sulit ba yung sugal ng Pacers kay Shaquille? Para sa akin, oo naman eh, no? Sulit naman eh. Kasi nailagay sila sa position ngayon para manalo na eh. At mas malaki naman yung chance nila na maresign nila si Pascal Shaquille, so sulit talaga yun. Yari kayo sa Pacers ngayon, o yun ipanghimagas, maglagay yung meter ni Shaquille.